Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Carl Jolis at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. At kung bago lang kayo dito sa aking channel at mga diskarte sa arena ang hanap mo ay bagay na bagay sa inyo ang channel na ito dahil tuwing alas 6 ng gabi ay nag-a-upload ako ng mga AAP videos na pwede mong kapulutan ng diskarte para manalo sa arena. Kaya naman mag-subscribe ka na at i-on mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bago akong video tulad nito. At yun nga, bago tayo magsimula ay gusto ko munang magbigay ng shoutout sa ilan sa mga viewers natin. Shoutout nga pala kay Kulas at happy birthday kay Sean. Shoutout din po dito kay Kaiser, kay Sean Derkid, dito kay Lord Kersey, kay Brian De Luna at dito kay Leo J. De La Torre. Shoutout din po dito kay Ben Tumbling, kay J-Ramp TV, kay Richard Flores, kay Sunday Guillermo at dito kay Jeffrey Tolentino. Shoutout din po dito kay Jun Carl Ramones, kay Brian Lumaktod, kay Adrian Cayas, kay Marinho Linjay at kay Isaiah Simbulan. Shoutout din po dito kay Astich Gaming, kay Jason Ibanez, kay Francis Eldon Capiral at kay Wilson Gabriel Castro. Shoutout sa inyo guys at thank you sa inyong mga suporta. No? Sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa ating comment section. At yun lang, paalala ko lang guys na hindi ako professional. Mayroon lang po ako mga discarding nalalaman na gusto kong ibahagi or i-share sa inyo nang makatulong na manalo kayo sa arena. Kaya naman relax lang kayo. Sana mag-enjoy kayo at sana may matutunan kayo. Tara! So eto na nga guys, AAP ang ating team at makakalaban natin dito si Ano at ang team ni paring Ano dito ay Reptile Beast Plant. So check cards muna tayo tulad nung parati lang natin ginagawa bago tayo magsimula. Ano. So ayan, ganda ng team niya lalo na etong likod, grabe. Wow, ang sakit. So ano ang diskarte pagka Reptile Beast Plant ang kalaban or RBP. So punta na tayo sa ating first round. So dahil available yung pinakagusto nating card tuwing first round, which is yung Cactus tapos dalawang Steel Energies, ay gagamitin natin yan. Let's see kung anong mangyayari dito. So nag-goda siya ng isa, yung dalawang natira niya dito ay mai-steal lang natin, okay? So napakaganda ng first round natin, magandang sinyalis ito para sa atin. So wala na siyang energy, 2 lang siya yung binigay ngayong round. Tayo naman ay merong 4 energy, so ano yung next move natin? So dahil nakauna na tayo, ituloy-tuloy na natin to. Lalo na available ulit yung tail slap natin dito. So try natin siyang i-burst, gamit tayo ng 3 damage cards tapos itang isang tail slap. Okay, mag-shield man siya ng 100 dyan, okay lang din. So 2 energy lang naman siya, nasa ganun lang yung kaya niyang i-shield. So okay na siguro yung 3 energy tapos isang tail slap. So 55, possible heal yan. Okay, so possible man-no-turn natin to. So sakto lang yung nilagay natin cards na no-turn natin. Sayang yung isang energy niya doon, meron siya ngayong hawak na isa plus 2, meron siyang 3 energy, tayo ay 4 energy na. Tapos beast lang to, may available tayo ditong tatlong cards sa ating aqua, pwede natin yang gamitin para i-burst etong kanyang beast. So yun yung gagawin natin, may Oranda naman tayo dito, so masakit-sakit ang damage na ito. So let's see, 3 energy siya, 4 energy tayo, try nating i-burst etong kanyang beast. So 33. Possible, gain energy lang to eh, palagay ko. So possible, ano lang yon, yung cotton tail lang yon. Sabihin na natin wala siyang nagastos sa kanyang 3 energy. Plus 2 siya ngayon, meron siyang 5 energy. 1 versus 3 situation, napakaganda ng kalamangan natin. Pero kung hindi tayo nakauna guys, napakahirap kalaban itong reptile na to. So skip lang tayo dito ng skip. Okay, ipon tayo ng energy at cards. Eto, meron na tayong 5 energy. Yung kalaban natin, naglabas na ng 4 energy doon. Possible, 3 energy lang siya ngayong round. Tayo 5 energy pero kulang pa eh. Kulang pa yung cards natin. So ang gagawin ko dito, patuloy lang ako mag-i-skip. Okay, so gagamitin niya yung isa sa 3 niya. May matitira siya siyang 2 energy dyan. Plus 2 ngayong round, meron siyang 4 energy. Pero meron na tayo ditong 7 energy at mapakarami na rin nating cards. So try na nating i-burst to. Okay, so ubusin na natin yan. Hindi na natin gagamitin yung tail slap kasi
makakaless pa yan sa damage na kaya nating ipukol. So ayan, marami naman tayong energy na sobra dito, meron pang isang matitira. Kung sakaling hindi natin ma-burst ngayon yan, 3 energy pa ulit tayo next round, and feeling ko naman kaya na yun kung sakaling mabubuhay yan ngayong round. So let's see. Okay, meron siya ditong 4 energy, 198 ang kanyang shield, kakayanin ba nating i-burst yan ngayong round 6? So let's see. Ayan, nag-critical para pang wakas. Ano yun? Panalo na tayo dito, guys. Ayun. Ang nagdala sa atin sa panalong ito ay yung first round talaga natin. Grabe talaga yung plant natin. Pag naka-early, ano, napakahirap pigilan kasi dire-diretso. At yun nga, kung nagustuhan nyo, guys, at kung may natutunan kayo dito sa video na to, please, pa-subscribe naman and pa-like na rin ang ating video. Pero huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong susunod na game. At tara na nga dun. So eto na nga, guys, welcome sa ating second game. AAP ang ating team at kalaban natin si K. Dot. Okay, so ang team ni paring K dito ay Dusk Aqua Plant. So check cards muna tayo, tulad lang nung palagi nating ginagawa, ano, para makita din natin kung ano yung cards ng kalaban. So ayan, makunat yung kanyang mid Terminator na 46 speed ang kanyang backline. So ano ang diskarte pagka DAP or Dusk Aqua Plant ang kalaban? So punta tayo sa ating first round. So dito, guys, available yung ating pang steel energy na isa. Samahan natin ng cactus. Yan muna ang ating galaw sa ating round 1. Okay, kung wala kayong pang steel energy sa round 1, mag-skip na lang kayo pag Terminator ang kalaban. Okay, so ayun, goods na goods, critical agad. Tapos naka-steel tayo ng isa, pero babalik yung isa niyang energy doon. Tapos babalik lang halos lahat ng dalawa niyang energy. So 2 siya. Tapos meron siyang plus 2 ngayong round. Meron siyang 4 energy. Tayo naman ay 3 energy. Ano yung next move natin dito? Napangalahati natin yung buhay ng plant, ano? So pwede nating ituloy-tuloy ito. Once na hindi siya mag-shield, nasa atin na naman ang kalamangan dahil na-earlyhan natin siya. Pero sana nga ay hindi na siya mag-shield, ano? So let's see. Gamitin na natin 3 energy plus 1 tail slap. Okay, nag-carrot lang ulit siya. Okay, so 4 energy yan. Babalik lang yung energy niya dun sa ginamit niya sa plant. Let's see, ah. So, ayan. Nag-last stand, pero mawawala din last stand. So, gumamit siya ng isa sa kanyang aqua, tapos dalawa sa kanyang Terminator. So, ginamit niya yung 4, pero babalik yung isa sa carrot. Meron siya ngayong isa plus 2. Meron siyang 3 energy. Okay, nawala na yung plant niya. Okay, pag nawala na yung plant ng kalaban, guys, pwede na kayong mag-skip. Okay? Pwede na kayong mag-ipon ng energy at card sa inyong mga aqua. Lalo na walang upstream etong aqua niya. Wala siyang chance na mauna sa atin. Pero dito, gagamit ako ng isang October. Bakit? Baka kasi mamaya, 2 cards lang tayo ng aqua, mabubuhay tayo dyan. Tulad niyan, ayan o, nag 2 cards lang siya sa kanyang aqua. Ngayon, nabuhay sana tayo doon kung hindi tumira yung Terminator. Pero okay lang, at least yung tira ng Terminator, dapat sa aqua na natin tatama yun, nasa lupa ng ating plant, at malaking bagay yon. So ginamit niya na yung 3 energy niya doon, 2 energy na lang siya dito, pero hindi ko pa siya i-burst, guys, kasi alam nyo napakakunat nung deep gore or yung noon nung aqua na to, at possible mag-shield lang to, baka hindi natin kayanin yan pag nag-shield ng mataas yan. Pero dito 88, kung nilagay pala natin, guys, yung 4 tsaka isang tail slap, mababasag, maano natin siya, manuno turns natin siya. Pero okay lang yan. At least, buhay pa rin naman tayo. Quits lang siya doon dahil pinabalik lang niya sa tail slap niya. Meron siyang 2 plus 2, meron siyang 4 energy ngayon. And ngayon, no choice na tayo. Kailangan na nating boomers, ano? Ubusin na natin yung energy natin dito sa aqua sa harapan. Kasi possible ma-burst na yan mamaya nung dust. So galawin natin mga energy dyan, ubusin natin, tapos dagdag tayo ng isa sa may backline natin para i-burst etong aqua niya na nasa gitna. So 4 energy siya, let's see kung anong mangyayari. Palagay ko sapat naman na yan. Okay, nag-shield siya ng 22. Okay, kaya na tong i-burst, guys. Okay, so mano-no-turn natin to. Hindi naman mano-no-turn pala, makakatira pa ng isa dahil mauuna siya dun sa backline natin, eh. Pero ma-burst na rin natin to. So gamit siya ng isa dun. Tapos dalawang Mystic Rush. Okay, na-slow tayo dun. Tsaka isang Chump. So bali 2 energy na gamit niya sa 4. Balik lang ulit siya sa 4 energy dito sa round 6. Okay, meron tayong 4 energy. No choice tayo dito kung hindi mag-ano na. No choice na tayo dito kung hindi mag-skip na.
para makaipon tayo at least 6 energy. Dapat talaga 7 energy. Pero dito, may napansin ako. Napaka-importante nito, guys. Nilabas niya yung dalawang champ niya, hindi naman siya pool deck. Ibig sabihin, malaki yung chance na wala siyang champ ngayon. Pag wala siyang champ, guys, lagi niyong tatandaan, pag hindi available ang champ, below 100 ang magiging shield niya. Okay? So, possible 60 or 90 lang to. Kaya naman ang gagawin ko dito, okay, risky fish. Possible, basag yung sticky goo. Pangtanggal natin ng stun, susunod agad natin yung sweepscape, tapos dalawang oranda. Okay? So, yan yung magiging galaw natin. Tingnan natin kung ano ang kakalabasan. So, 60 lang. Isang sticky goo at isang mystic rush to. Possible. So, ayan. Dahil inubos niya yung champ niya, ngayon, malaki yung kawalan sa kanya nun. Ayan, napababa natin sa 144 yung buhay niya. Hindi pa siya makakapag-champ. Hindi niya tayo mai-stun doon. Meron tayong 4 energy. Normal combo lang ulit. And malaki yung chance na matapos na natin yung laban na to this round. Ano? So, normal combo. Dahil malamang sa alamang 115 pataas na yung shield niyan. So, risky fish or randa. Mababasag natin yung sticky goo. And papasok yung sweep, yung upstream swim. So, let's see. Ayan, 143. Sakto lang din. Okay? So, ayan, magmi-miss. And pasok yung upstream. And ayun, panalo tayo versus DAP. Sana guys, na-enjoy nyo yun. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yan, paiwan naman ng like sa ating video. Mag-comment na rin kayo. At syempre, mag-subscribe na kayo. Road to 100k subscribers na ako guys. Please subscribe. And thank you. See you ulit bukas ng alas 6 sa bagong upload natin. Salamat!